Nagbukas ang pelikula sa gitna ng masukal na kagubatan kung saan ang batang babae na nagngangalang Anna ay inaalagaan ng kanyang guardian na si Gabe. Tinatawag niya si Gabe na daddy at sinisigurado ni Gabe ang kanyang kalusugan. Kakatwa, pinananatili lang siya ni Gabe sa atak at hindi hinahayaang lumabas ng bahay kaya walang ideya ang batang babae kung anong meron sa labas maliban sa bintana na kanyang nakikita. Gabi-gabi sinasabi sa kanya ni Gabe na may mga mababangis na hayop sa paligid kaya hindi niya siya hinahayaang lumabas. Natakot si Anna sa kwento ni Gabe, ngunit ang kanyang curiosidad ay patuloy na lumalalim. Para pigilan si Anna sa anumang pagtangkang tumakas, nilagyan ni Gabe ng kuryente ang pinto. Isa pa dito ay pinapakain lamang ni Gabe si Anna ng gulay at prutas. Isang araw, narinig ni Anna si Gabe na nakikipag-usap sa isang tao. At dahil sa kanyang curiosidad, hinawakan niya ang doorknob kaya nakuryente tuloy siya. Kalaunan paggising niya, nasa tabi na niya si Gabe, nagpapaliwanag na ang kuryente sa pinto ay para lamang sa mga mababangis na hayop sa labas. Dagdag niya pa kay Anna na siya na lamang ang natitirang batang babae sa mundo kaya tungkulin itong protektahan siya. Tinanong ni Anna kung sino ang kausap niya kanina, ngunit inilihis ni Gabe ang pag-uusap. Sa kanyang kaarawan, sinurpresa siya ni Gabe ng cake at isang hamster. Ang hamster ang tanging kasama lang ni Anna sa bahay. Gayunpaman sa kasamaang palad, namatay ang hamster. Kaya pinaliwanag ni Gabe ang konsepto ng kamatayan na sinisigurado kay Anna na nasa mabuting kalagayan na ngayon ang kanyang alagang hamster. Habang si Anna ay tumatanda, nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot sa kagubatan. Nang magdadalaga na si Anna at dinudugo na, napansin ni Gabe ang dugo sa kama at sa pag-aalala, nagpa siya siyang turukan ng gamot si Anna na nagpapabagal sa kanyang pagtanda at sinabi kay Anna na gamot daw ito sa kanyang sakit. Nagpatuloy ang medication na ito sa ilang taon at si Anna ay madalas nang nakakaramdam ng pananakit ng katawan. Dahil hindi niya na ito matiis pa, nakiusap siya kay Gabe na tapusin na ang kanyang pagdurusa. Nang marinig ito, labis na na-overwhelm sa pagkakasala si Gabe dahil masyado niyang pinahirapan si Anna mula pa sa pagkabata nito. Kaya kumuha ito ng baril at tinuluyan ang sarili. Sumunod na eksena, si Anna ay nagising sa ospital, pinapalibutan ng mga hindi pamilyar na mukha dahilan upang magpanik siya. Nagmadali siyang tumakas hanggang sa nakarating siya sa rooftop at sa unang pagkakataon ay ngayon lang siya nasikatan ng araw. Gayunpaman pinabalik siya ng ilang kawani sa silid at pinahigi siya sa kama. Kinakausap siya ni Sheriff Helen at pinapakalma. Ibinunyag ng doktor na si Anna ay binibigyan ng labis na dosis ng Loperlide, isang gamot na nagpapadelay sa pagtanda. Nang marinig ito, pinakawalan ni Helen si Anna at dinala sa pansamantalang kustodiya. Sa halip na dalhin sa bahay ampunan, nagpa siya siyang ampunin si Anna, kung saan titira siya kasama ang stepbrother na si Ray. Pansamantalang mananatili si Anna sa kanya habang hinihintay ang DNA test result at kung talagang biological na ama niya ba si Gabe. Dito natin nalaman na si Gabe ay hindi pa talaga patay. Siya ay kasalukuyang ginagamot sa ospital. Sinimulan ni Anna ang bago niyang buhay at nakabuo ng malapit na ugnayan kay Ray. Tinuruan siya ni Ray tungkol sa sex dahil si Anna ay walang malay kung paano ginagawa ang bata. Nang si Anna ay magdadalaga na, natuklasan niya ang kanyang pambihirang abilidad at nagsimulang makakita ng vision ng mga wildlings sa Northern Lights Forest. Dahil sa lumalalim niyang curiosidad, pumunta si Anna sa library upang matuto ng higit pa tungkol sa Northern Lights at wildlings. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ellen, malayang nakakagala si Anna para tuklasin ang kalikasan. Isang araw habang papauwi galing sa paaralan, namataan niya ang deer at hinabol ito, at muntik na siyang mahulog sa isang trap. Isang mangangaso ang humarang sa kanya. Kinabukasan, sa kagustuhang malaman ng higit pa tungkol sa mga mababangis na hayop, bumisita muli siya sa library. Habang binubuklat ang mga pahina, napansin niya ang mga itim na marka sa kanyang kuko. Kinagabihan habang si Anna ay nasa bathtub, ibinunyag ni Ellen ang resulta ng DNA test at sinabing si Gabe ay hindi niya tunay na ama. Ang rebelasyong ito ay lalong nagpalito kay Anna sa totoo niyang pagkatao. Isang gabi, magkasamang nag-uusap si Anna at Ray sa rooftop. Nagmungkahi ng tulong si Ray sa kanyang assignments, subalit inilihis ni Anna ang paksa patungkol sa Northern Lights. Habang nakahiga, napansin ni Anna ang kumikislap na ilaw sa di kalayuan na isa palang party sa bahay ni Jen. Nabanggit ni Anna na si Jen ay kaibigan niya, kaya nagpa siya silang pumunta din doon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dumalo siya sa malaking pagtitipon.
Gayunpaman pagkatapos uminom ng alak, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Anna. Bigla na lang hinagkan siya ni Ray at hinalikan, na nakapukaw naman ang atensyon ni Lawrence. Sa kasamaang palad ang kanilang halikan ay nagambala nang biglang dumugo ang bibig ni Anna. Nagmadali siya sa bathroom at napansing natanggal ang isa sa kanyang mga ngipin. Nagpanik siya sabay tumakas sa bintana. Bigla na lang may umatake sa kanya sa likuran, na lumalabas na isang wildling. Sa pagtatanggol sa sarili, lumaban si Anna at kinagat ang halimaw, hanggang sa napagtanto niya na ito ay walang iba kundi si Lawrence. Agad na matay ang binata sa matinding pagkawala ng dugo. Nagmadaling tumakas si Anna at bumalik sa bahay ni Gabe upang maghanap ng kasagutan patungkol sa kanyang pagkatao. Dumiretso siya sa atak at pumasok sa dati niyang kwarto. Pagkatapos hinugasan niya ang sarili at bumalik muli sa bayan. Pagdating niya sa bahay, tinanong ni Ellen kung saan siya galing. Ngunit walang ibinunyag si Anna at nanatiling tahimik. Pagkatapos, dumating si Officer Roger para ipaalam na nawawala si Lawrence. Sinubukan niyang tanungin si Anna kung may alam ba siya dito, pero tumanggi si Ellen at pinaalis ang officer. Pagkatapos hinarap niya si Anna sa pagtatangkang makakuha ng impormasyon. Subalit nanatili pa rin tahimik si Anna. Sa paglipas pa ng mga araw, ang patuloy na katahimikan ni Anna ay nakagambala kay Ellen. Sa gabing iyon, pumasok si Ray sa silid upang tugunan ang pagkabalisa ni Anna at sinigurado kay Ellen na siya na ang bahala kay Anna. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Ray, nanatiling tahimik pa rin si Anna. Pagkatapos sinuri ni Ray ang bibig niya at natuklasang nawalan siya ng ilang mga ngipin. Dahil sa panic, lumabas siya para ay paalam ito kay Ellen na nagbigay naman kay Anna ng pagkakataong makatakas. Tumakbo siya sa kagubatan, ang tanging lugar na nararamdaman niyang ligtas siya at mahinahon. Sa kanyang sorpresa, nakasalubong niyang muli si Wolfman na nag-alok sa kanya ng pagkain. Pagkatapos sinuri nito ang kanyang mga ngipin at kuko, naghihinala na marahil isa siyang wildling, isang uri ng mga kakaibang hayop na di umano'y naubos 16 na taon na ang nakakaraan. Inihayag din ng Wolfman na marahil ang katawan ng kanyang ina ay naruroon pa rin sa loob ng yungib. Sa pagka-intriga na malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang ina, sinundan ni Anna ang Wolfman patungo sa yungib. Sa loob, natuklasan niya ang isang bungo na may butas ng bala. Habang hinahawakan, nagkaroon siya ng pangitain ni Gabe na binaril ang kanyang ina. Dito na nga naging malinaw sa kanya na si Gabe ang pumatay sa kanyang ina subalit hindi nito magawang patayin ang sanggol na si Anna at sa halip ay kinupkop niya ito. Nang malaman ito, nagmadaling nagtungo si Anna sa ospital para kumprontahin si Gabe. Pero tumingin lang sa kanya si Gabe na may nakakaawang tingin. Samantala, habang sinusuri ni Ellen ang kaso kaugnay sa pagkamatay ni Lawrence at napansin din nito ang koneksyon sa drawing ni Anna sa silid. Ilang saglit pa ay umuwi na si Anna at humingi ng tawad kay Ellen sa pagtakas nito. Ngunit nang mapansin ni Ellen ang mga kuko ni Anna, agad niya siyang pinozasen. Pagkatapos isiniwalat ni Ellen na ang damit ni Anna ay natagpuan sa bangkay ni Lawrence, kaya siya ang pinaghihinalaang pumatay kay Lawrence. Dahil dito ikinulong ni Ellen si Anna sa kabila ng pakiusap nito. Habang nasa loob, tumingin siya sa salamin at napansin ang kanyang ngipin na unti-unting tumutubo, kagaya sa bungo na natagpuan niya. Sa gabing yun, binisita ni Gabe si Anna sa kanyang selda, at inaming ang pagbuhay sa kanya ay isang malaking pagkakamali. Pagkatapos binigyan niya si Anna ng hiringgilya, hinihimok siyang wakasan ang sarili niyang buhay alang-alang sa kapakanan ng lahat. Gayunpaman si Anna, natanggap na sa sariling isa siyang wildling, ay tumanggi sa gusto ni Gabe. Dahil dito emosyonal na umalis si Gabe sa selda. Kinabukasan, sinuri ni Ellen si Anna na nagtatago sa ilalim ng kama. Binuksan ni Ellen ang selda at bigla siyang inatake sabay nagmadaling tumakas. Pagkarating niya sa labas, naabutan niya doon si Ray at kinumbinsing tulungan siyang makatakas. Nais niyang ihatid siya ni Ray sa Northern Lights, ang lugar kung saan siya nagmula. Habang nasa daan, inihayag din ni Anna na isa siyang wildling. Maya-maya, hininto ni Ray ang sasakyan sa gitna ng kagubatan at pinagpatuloy ni Anna ang paglalakbay ng mag-isa. Ngunit si Ray ay nag-alala sa kanyang kapakanan kaya sinundan niya si Anna. Pagpatak ng dilim, naligo si Anna sa malapit na lawa. Sa pag-aalala na siya ay malamigan, nag-set up si Ray ng apoy para kay Anna. Nang tanggalin ni Anna ang kanyang damit, napansin ni Ray ang mga buhok na tumutubo sa likod ni Anna at natakot ito. Subalit siniguro ni Anna sa kanya na ligtas siya at nangakong hindi siya sasaktan kundi sasakyan.
Lumipat ang eksena kay Roger at Gabe, tinatalakay ang pagtakas ni Anna. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpa siya silang mag-organisa ng grupo ng mga hunters para hulihin si Anna. Sa sumunod na eksena, makikita sina Anna at Ray na tumatakbo sa kakahuyan habang hinahabol ng mga aso. Sa kasamaang palad, dumating na rin ang mga hunters sabay binaril si Ray sa balikat. Habang nagpupumigla silang makatakas, humantong sila sa isang talampas. Determinadong iligtas si Ray, tinulak siya ni Anna at sumunod ito. Pagkatapos nito, nilihis ni Anna ang mga hunters sa ibang direksyon habang hiniling kay Ray na tumakbo siya sa kabilang direksyon. Pagkatapos dumiretso si Anna sa parehong kuweba kung saan natagpuan niya ang labi ng kanyang ina. Sumunod, muling nagsama si Ray at Ellen at ipinaalam na nakatakas na si Anna. Ngayon ay mag-isa na lang si Anna, nakikibagay sa desperadong sitwasyon para mabuhay. Sa unang araw niya sa kagubatan, nakarana si Anna ng pagbabagong anyo at naging isang ganap na wildling. Para itago ang sarili sa mga hunters, tinakpan niya ng dumi ang mukha at buong katawan. Isang araw habang naglalakad si Ray papuntang paaralan, napansin niya si Roger na pinupuno ng gas ang mga galon. Sa paghihinalang gagamitin ito para hulihin at patayin si Anna, agad niyang tinawagan si Ellen para ipaalam ito. Sa kagubatan, nagawang patayin ni Anna ang isa sa mga hunters. At nang matagpuan ito ng grupo, nakatakbo na si Anna. Si Anna ngayon ay tuluyan nang nag-transform sa ganap na wildling at madali na lang para sa kanya hantingin ang mga hunters. Samantala, kararating lang ni Ellen sa kagubatan. Natakot siya nang makita ang mga bangkay sa paligid. At sa ilang sandali lang, tinutukan siya ni Roger ng baril sa likod, sinasabing huwag na niyang pakialaman ang ginagawa nila. Pero bigla na lang, dumating doon si Anna at pinatay si Roger. Pagkatapos pinakita niya kay Ellen ang buntis nitong tiyan bago tumakas. Sumunod na eksena, sinimulang sunugin ng mga hunters ang buong kagubatan na lalong nagpasiklab sa galit ni Anna. Nasaksihan niyang nilalamon na ng apoy ang kanyang tahanan at napagtantong kailangan niyang makahanap ng bagong malilipatan. Walang habas siyang tumakbo sa kagubatan hanggang sa makarating sa pamilyar na kuweba, katulad sa kung saan siya natagpuan. Lingid sa kanyang kaalaman, natunton pala siya ni Gabe at agad inatake ng tranquilizer na nagpahina ng husto kay Anna. Lumapit si Gabe para suriin ang vital signs niya, inaalala ang kanyang ina. Pagkatapos hiniwan niya ang tiyan ni Anna para kunin ang sanggol sa loob, subalit bumalik ang lakas ni Anna at binigyan ng matinding kagat si Gabe hanggang sa napatay niya ito. Pagkatapos, umatungal siya ng napakalakas bago humandusay sa lupa. Nang magkaroon siya ng malay, tumambad sa harap niya si Wolfman na tinatahi ang hiwa sa kanyang tiyan. Kinabukasan habang hinahanap si Anna, namataan siya ni Ellen at Ray mula sa di kalayuan at nagpas siyang hayaang makatakas tungo sa ilang. Nang maglaon, sa wakas ay narating ni Anna ang Northern Lights, ang kanyang sukdulang layunin. Hawak-hawak ang bagong silang na sanggol, tinitigan niya ang napakagandang kalangitan at nakadama ng kaginhawaan. Nagtapos ang pelikula nang marinig ni Anna ang atungal ng mga wildlings mula sa malayo, nagpapahiwatig na ang kanilang uri ay buhay pa.